Welcome everyone sa isa na namang video at ngayon ay asama-sama po nating ikutin pasyalan ng ilang bayan dito sa Bondoc Peninsula at ating alamin, ating sisilipin ang kanika nilang mga pagkakakilanlan. Sa video na ito ay atin pong ipapakita sa inyo, sasamahan niyo po kami para mapasyalan ang mga arko ng anim na bayan dito po sa Bondoc Peninsula. Yan po ay magmumula dito sa bayan ng General Luna, Katanawan, Mulanay, San Francisco, San Narciso at San Andres. Mahalaga na atin pong makita ang arko sa bawat bayan dahil ito po ay pagkakakilanlan ng kani-kanilang kultura, kung paano namumuhay ang mga tao dito at kung anong klase ng pamamahala ang meron sa partikular na mga bayan ito. Samahan niyo akong ikutin ang anim na bayan dito po sa Bondoc Peninsula at ating tingnan ang kani-kanilang nagagandahang arko. Now mga kababayan, nandito tayo ngayon sa bayan ng General Luna na tinaguy ang The Heart of Bondoc Peninsula. Ito ang ating first stop at alam nyo ba na sa kabila ng pagiging fourth class municipality ng bayan ng General Luna ay nagawa ng pamunuan ng mga leader dito sa bayan na ito na mapaunlad ang kanilang ekonomiya, mapaunlad ang kanilang minamahal na bayan at patunay dyan ay ang kanilang arko. Samahan nyo ako at ating alamin ang ganda ng arko ng bayan ng General Luna. Let's go! At ito na nga ang pinagmamalaking arko ng bayan ng General Luna. Kung mapapansin nyo, kitang-kita dito ang pagkakakilanlan kung saan nga ba tanyag ang bayan ng General Luna. Nakikita natin ang pinya na isa sa mga pangunahing produkto ng magandang bayan na ito. Kasama dyan ay ang sumasalamin sa tradisyon dito sa bayan ng General Luna. Kasama rin dito ang pagkakakilanlan ng bayan ng General Luna pagdating sa tradisyon. At makikita natin na nandiyan ang mga ulo ng Murion na dahil kilalang kilala ang bayan ng General Luna tuwing sasapit ang Semana Santa na may mga umiikot na Murion dito. Kasama din dyan ang napakagandang tagline ng bayan ng General Luna at the heart of Bondoc Peninsula. Sila po ang tinaguy ang puso ng atin pong distrito. Tulad ng ating sinabi kanina, ang bayan ng General Luna po ay fourth class municipality. Subalit hindi naging hadlang ang identidad na ito sa pagkamit nila ng kaunlaran at isa nga sa salamin, isa sa mga batayan kung bakit maunlad ang bayan ay ang pagkakaroon ng arko. At nakita naman natin na sobrang ganda ng kanilang arko dito sa bayan ng General Luna. Ito ay napaka-importante, lalo't higit ay pagkakakilanlan ito kung anong klaseng tao meron ang bayan ng General Luna, kung anong klaseng ekonomiya meron sila, at kung anong pamamahala meron ang mga leader dito po sa bayan ng General Luna. Welcome to our second stop! Parini mo yan kayo sa Katanawan! Katanawan, Quezon! Ayan, with its 46 barangays at humigit kumulang 70,000 na populasyon, ang Katanawan, Quezon po ay isang first-class municipality. At atin pong titingnan ngayon at sisilipin kung ano ang itsura ng kanilang ipinagmamalaking arko dito sa bayan ng Katanawan. So tayo mag-expect ng malaking-malaki dahil isang first-class municipality ang Katanawan, Quezon. Kaya naman, let's go! Ayan, nandito na po ang arko ng Katanawan, Quezon. At kung inyo makikita, ito po ay mapapansin natin parang dalawang tori ito, no? Kasi nga, di umano ang ipinangalan ang lugar na ito na Katanawan dahil sa dalawang tori nga daw na mayroong nagkakakitaan. Kaya Katanawan, Tanaw, ano, nakikita. Kaya Katanawan ang pinangalan sa lugar na ito. So historical. So yes, talagang may kwento rin ang arko ng bayan ng Katanawan. At makikita natin na isa ito sa mga pang-akit ng turista
dito sa kanilang bayan at talagang malalaman mo na nasa bayan ka ng Katanawan kapag nakikita mo yung dalawang tori na yan, ang kanilang arko. Ayan, at ngayon ay malapit na tayo sa bayan ng Mulanay. We are now entering the barangay Santo Niño. Tama ba ako? Barangay Santo Niño. At natingnan natin na saan baga nga niyo. May arko baga man laang din. Tingnan natin yung arko. May... Tingnan natin ang arko ng Mulanay kung meron baga nga ni. Hala daw nga ni. Ayan. Nandito na tayo sa parte ng Barangay Santo Niño. At habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsadang ito, ay hinahanap natin kung nasaan ang arko ng bayan ng Mulanay. Imaginary lang daw yata isang... Ah, imaginary la ang baga? Ay, Jesus Maria. Oo, tama, tama. Wala mala ang maski kawayan dining nakabugso. Wala mala ang welcome. Ayan. Ayan, wala pa. Wala pa din. Baka naman biglang may mag-appear. Wala pa din? Nasaan na kaya? Tanawi daw ninyo at baka ako lamang ang malabo ang mata. Walay talaga. Walay talaga. Nasaan na kaya? Nasaan naman? Mulan ay nabaga nga ni Ari. Ay ina ng checkpoint doon na. Written na. Nahaan na ang arko. Ay wala pa man nga ni welcome. Ito na ang mahabang lamaw at malapit na kita sa town proper. Ay, pagpo talaga nga ni ikaw ay bago dito at turista ay ikaw ay malampas. Ay, ina naman. Mapapunta ka ng... Mulanay, ay makakarating ka ng buto. Pupunta kang Mulanay dapat. Mapunta sanang Mulanay ay lumagpas at nakadiretso ng Aurora. Ay, ina naman. Nahanap baga nga ni... Wala man lang palatandaan na tayo nasa Mulanay na. Ay, ano na baga naman yan. Pag po kayo maparinis sa Mulanay at nakita ninyo na yung malapit na sa dagat ang kalsada ay ito na pala ang Mulanay. Ano? Pag may nakita kayong malaking bato din sa inyong kanan ay Mulanay na. Yan ang palatandaan natin. Ay Maria Josep. Nandito na kami sa Kayugkog ngayon. At yung hinahanap naming arko. Yun ang palatandaan. Ayan ang palatandaan. Pag nakita nyo yung aso na yung kulay brown nasa Mulanay na kayo. Yan ang palatandaan. Eh, Maria Josep. Ayan, ayan. Only sa Bondok Peninsula, sa anim na magkakatabing bayan. At take note ha, ang bayan ng ang mga nakapalibot na bayan ay dati kasama sa bayan ng Mulanay. At take note, isa pa. First class municipality ang bayan ng Mulanay. Nahaan kaya ang arko? Nasaan? Nasaan? Ayan mga kababayan, nakarating na po tayo dito sa barangay Butanyog dito sa May Solcom. At nakakalungkot isipin na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakita ang arko ng bayan ng Mulanay. Wala man lamang ni isang poste man la ang bagang na ilagay o kahit anumang tarpaulin na nagpapakita na nandito na tayo sa bayan ng Mulanay. Kung tutusin mga minamahal kong kababayan, tayo dapat ang sentro ng Bondok Peninsula. Sa katotohanan, sa atin nang galing ang iba't ibang bayang nakapalibot sa atin. Dagdag pa rito, tayo ay first class municipality. Subalit, paano natin maipopromote ang turismo, ang ganda? Ang Mulanay rin ay tahanan ng iba't ibang magagandang tanawin. Marami tayong magagandang tabing dagat. Napakaganda ng bayan ng Mulanay. Marami tayong may offer.
Nandiyan ang ating Long Beach sa Ibabang Uni. Meron tayong Camantic Burial Site dito sa Buena Vista. Subalit paano natin mai-offer, paano natin maibibenta sa mga turista, paano natin maipakikilala ang bayan ng Mulanay kung sa simpleng arko ay hindi natin maibigay. Hindi na, wala tayo ng arkong ito. Welcome sa isa sa pinakamalalayong lugar sa probinsya ng Quezon at pinakadulo sa Bondoc Peninsula. Dito po tayo ngayon sa bayan ng San Francisco at dati ito po ay tinatawag na Aurora. Kaya mas pamilyar pag ikaw ay galing sa ibang lugar, ang sasabihin mo ikaw ay papuntang Aurora. Ladies and gentlemen, ang bayan ng San Francisco po ay tahanan ng magagandang falls, meron ding magaganda silang beaches, at sila po ay second class municipality. Well, tayo ay magtungo na sa rason kung bakit tayo pumunta dito sa kanilang bayan, ating kumustahin at tingnan ang kanilang arko. Let's go! Ayan, so nandito sa aking likuran ang arko po ng bayan ng San Francisco at nakikita natin present sa kanilang arko ang kanilang logo, pagkakakilanlan, at yung design ay very sophisticated. Ayan, merong nakalagay ang kanilang malaking pa-welcome na talagang mapag-aniyaya sa kung sino man ang dadako sa lugar na ito. Welcome to our next stop at nandito tayo sa isa sa napaka-grandiosang arko dito po sa Bondoc Peninsula. Mayahalin tour ito sa akala mo ay nandun kita sa pinakang sentro. Pero kung tutuusin ang bayan po sa ng San Narciso ay isa sa pinakamalalayong lugar dito sa lalawigan ng Quezon. Siya po ay isang third class municipality with 26 barangays at talaga namang makikita natin na pinaghandaan, pinagkagastusan ang pagpapatayo ng kanilang mukha na arko na ito. Kaya samahan niyo po ako at ating silipin kung ano ang makikita sa kanilang pinagmamalaking arko. Ngayon ay nakikita ninyo ang disenyo ng arko ng bayan ng San Narciso kung saan napaka-classic ng disenyong ito na malaking-malaki ang kanilang pinagawang arko at very detailed. Napakaganda ng detalye. Of course, hindi mawawala ang kanilang selyo, ang logo ng kanilang bayan. Kung talagang papunta po kayo dito sa bayan ng San Narciso, ay ramdam ninyo ang pag-welcome ng tao. Una pa lamang ay sa kanilang magandang arko. Welcome sa ating last stop ngayong araw na ito. Nandito tayo sa isa sa pinakamalalayong lugar sa Bondoc Peninsula, isa sa mga pinakadulong lugar dito po sa bayan ng San Andres. Ito po ang tahanan ng Macapaya Hills, ang talagang ipinagmamalaking Macapaya Hills, and of course, ng Alibihaban Island. At sa kabila ng pagiging fourth class municipality, meron silang 7 barangay at mahigit kumulang 37,000 na population. At sa kabila ng pagiging fourth class municipality, sila ngayon ay ongoing ang construction ng mukha ng kanilang magandang bayan. At silipin po natin kung ano nga ba ang itsura ng kanilang ongoing construction ng kanilang arko. Let's go! Ayan, kasalukuyan pong ginagawa ang kanilang arko. Katulad ng iba nating napuntahan, ay maganda rin ang disenyo nito. Kung napapansin nyo dun sa may bandang likuran, ay meron na pala silang arko pang mayroon pa silang dati pang arko. Gumawa lamang sila ng panibagong grandiosang arko at excited tayo na makita ang finished construction nito pong kanilang arko. So base sa ating nakikita ngayon na tarpaulin dito sa ginagawang arko, ang kahalaga pala ng pagpapagawa ng isang arko ay 1.9 million pesos. At ang maganda
rito sa bayan ng San Andres, transparent. May transparency at nakikita kung magkano ang pondok. Ayan mga kababayan, tapos na po tayong umikot sa anim na lugar dito sa Bondoc Peninsula. Una nga nating pinuntahan ang bayan ng General Luna. Ang ganda ng arko ng bayan ng General Luna dahil nakalagay doon na highlight kung ano yung kanilang pangunahing produkto. Kasama na din of course yung kanilang tradisyon, which is Damuryon. Pagdating naman dito sa Catanawan, very historical dahil na-feature doon yung kanilang tore kung saan yun din ang pinagmulan ng pangalan ng kanilang bayan. Pagting natin ng Mulanay, nakakalungkot isipin dahil wala man lamang kitang nakitang pagkakakilanlan ng bayan. Kung hindi natin alam kung tayo ba kay nasa Mulanay na, kung kita ay nasa Catanawan pa, o baka naman kita ay lumampas na. Kaya nakakalungkot lang. Pagdating ng San Francisco, na ang nagustuhan ko doon ay malaking-malaki ang mga lettering ng kanilang arko. At yun ay isa sa pagpapatunay na talagang very proud sila sa kanilang bayan. At sana ay makita din natin yan sa ating bayan. Then after ng San Francisco ay dumiretso kaming tumulak dito sa bayan ng San Narciso. At ito yung pinaka-grandioso. Yun ang masasabi ko, pinaka-grandioso, maganda, malaki, at talagang very intricate yung design. At masasabi natin na talagang ito ay binigyan ng oras at effort ng pamahalang lokal ng San Narciso. At pagtulak namin dito sa bayan ng San Andres naman, ay nakita natin na ongoing yung construction ng kanilang arko. At nakita rin natin na kahit noon pa man ay kahit pa paano ay meron silang arko. So doon sa anim na bayan na ating pinuntahan ay natuwa tayo na mayroong pagkakakilanlan ang bawat bayan. Nakakalungkot nga lamang isipin ng mismong ating bayan ng Mulanay ang walang arko at pagkakakilanlan. Sa ngayon ako ay nalulungkot dahil malaki yung potensyal sana ng ating bayan. Sana sa mga nanonood ng video ito, sana pagkatapos ninyong mapanood ang kabuuan, mabigyan sana tayo ng pagkakataon na pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan, pag-isipan kung paano natin iaangat ang kalagayan ng ating minamahal na bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli ako po si Jovert Atienza, palaging nagpapaalala na magsama-sama po tayo sa paggamit ng ating mithiin na ang ating bayan ng Mulanay ay aangat at aasenso.